Yo, what's up sa mga katropa natin dyan? Magandang araw sa ating lahat. Kamusta kayo? Alright, so for today's video mga katropa, isishare ko lang sa inyo kung paano natin i-repair yung mga fairings natin, mga cover ng motor natin na nag-crack, nabasag, at wala tayong pambiling isang buo or wala tayong mahanap na ganong cover, no? So ito yung pinaka the best dun sa mga old model ng motor, no, na mahirap nang hanapan ng fairings, mga cover. So ito yung pinaka the best way na kung paano natin i-re-restore siya, paano maayos yung mga nag-crack, mga basag na cover niya, no. Pero bago yan, gusto ko lang muna magpasalamat dito sa mga nag-avail ng ating jersey. Shoutout kay Kuya Ian Gianan and shoutout kay Renz Ramentilla, right? At sa tropang Carmona, yan, Chris Salcedo, at kasama niya ang Pogi ng Paliparan, right? Ano? So resin hardener ang kailangan nyo kung paano natin i-repair dyan, at saka fiber mat. Ayan, ito yung fiber mat natin na pang fiber, so kailangan yan. Kailangan din natin ng thinner, kasi itong thinner pang hugas lang talaga ito mga katropa. Nating i-saw-saw siya rito sa thinner para mahugasan at hindi manigas at magagamit pa natin. Alright, itong cover kasi na ito mga katropa, pang ano to, DT, pang 2 stroke, DT125. So ayan yung sira nya, crack, nag crack sya, no. Alright, so yun yung i-repair natin dito sa side na to. Ito yung cover dun sa side, and then ito yung sa may, ito yung sa may right side nung DT125, DT125 to ni Michael Chong, so yung mekaniko ng Skinita Works, pinagawa sa atin. Ito naman yung sa left side, may tambutso. So ayan, makikita nyo ba, kung nakikita nyo, basag yung ano nya rito, no. Ayan, basag siya. At dito, ayan, tinay ko na kasi to, so tanggalin muna natin para makita nyo. Ayan, basag din siya, no. So kukovera natin yan, babalik natin sa stock, no, sa dating ano. And then ito rin, basag din yung ano nya rito, yung plastic niya rito, basag, ang daming basag nito sa may ano. Tapos eto pa, basag din. At bi-build upan na rin daw natin dito. Although tibay rin naman to, kahit di natin build upan, pero sabi niya build upan na rin daw, di bi-build upan natin. Tapos eto, butas pa pala to, basag din. Ayan. So yan yung mga i-re-repair natin, no. Magtatanong kayo kung saan nakakabili na ito. Meron to sa Lazada mga katropa, or kung i-google nyo lang, type nyo lang yung ayan, polymer product na malapit sa inyo. So search nyo lang sa Google, lalabas naman nyo kung merong mas malapit sa inyo, dun nyo puntahan. Or kung wala namang malapit sa inyo, yun nga, sa Lazada nyo na lang i-search resin, fiber, ayan, lalabas na yung mga gantong ano, pang fiber na materials. Orderin nyo na lang, mga nasa ganun lang yung presyohan yan, 500 or 600. So makakapag-repair na kayo ng mga cover nyo kung wala kayong mahanapan na bago kamukha nito, kasi nga old model ng motor na to. Syempre mahirap maghanap ng brand new nito, baka meron man pero mahal kasi nga yun, order pa yun. So kaya ang gagawin natin, re-repair na lang natin, ano. So kung meron kayong mga lumang ano diyan na gusto niyo i-repair na lang, wala kayong mahanapang brand new, repair niyo na lang mga katropa. So sa pag mimix naman nito, marami namang tutorial sa YouTube. Ayan, pwede nyong, kung gusto nyo talaga makuha yung saktong sukat ng pagtitimpla. Pero ang ginagawa ko kasi, tansyahan lang mga katropa, patak-patak lang lagi ang ginagamit ko rito. So, nakakadalawang litro na akong resin. Yung hardener ko, isa pa lang, di pa nauubos. Kasi nga patak-patak lang ginagawa ko. Tumitigas din naman, napoform din naman siya kahit patak-patak lang. Umpisa na natin to. Muna natin gagawin, syempre nilinis ko muna itong mga area na pag pa-fibera natin. Tanggalin yung dumi para mas maganda yung kapit. Ayan, kinuskus ko na rin yung mga nasunog kasi ng ano to, ng tambucho. Kinuskus ko na, tapos finlat ko na yung mga naka-usli rito. Para pag na-fiber natin, hindi tayo masyadong mahirapang magpakinis, ano. Ang pinaka-mahirap dito yung pagpapakinis mga katropa.
kasi nga tiyagaan talaga, lalo wala naman akong gamit na ano, manumano manumanong liya lang ginagamit ko, tsaka yung grinder, hindi naman ubra grinder sa mga gantong pang finishing. Gagawin natin, titape lang natin to, lalagyan muna natin to ng tape kasi lalagyan natin, napapibera natin dito para mapibera natin. Pwede na tape ito, masking tape. Ito na, nagawa na natin mga katropa, na tape na natin. Nalagyan na natin ng tape yung mga IPA fiber natin. Ito. Ayan. Ito. Ayan, nilagyan na natin yung basag dito. Ipati yung basag dito. At dito, ganun din. Tinape na rin natin yan. Ngayon magtitimpla na tayo ng resin fiber. So, lalagay tayo ng resin. Konti lang muna. Ayan. Ayan, ganyan lang siya kadami. And then, hardener. Okay na yan. Tsaka natin, hahaluin natin. Haluin niya lang maigi. Pag nawala na yung kulay, ano niya, pink, nag-yellowish na siya, yan, pwede na yan. Halong-halo na yan. Pag hindi na siya pinkish. Ayan, medyo, ano na siya, yellowish na siya. Nawala na yung pagiging, ano niya, pinkish niya. Pwede na natin ilagay yan. Ayan. Ibig sabihin, halong-halo na yan. Sayang. Ilagay natin yung iba dyan. Then, lagyan natin ng fiber. Ginagawa ko, nilalagay ko lang dito kasi nga konti lang naman yung iyan natin. Konti lang yung IPA fiber natin. Lagyan na natin yung itong side na to. Tsaka yung isa. Ito. Tain lang natin ng mga ilang minuto. Tutuyo na yan. Actually, ilang seconds lang. Matigas na siya eh. Ayan. Pero hindi pa tuyo yan. Manigas lang siya. Then, after nyong mag-ano, after nyong mag-gumamit ng brush, o lagi nyong huhugasan ng ano, huwag nyo nga antayin tumigas kasi pag tumigas yan, wala, natatapon yun na yun, sayang. Alas na ito mga katropa. Ingat lang kayo na huwag matalsikan ng
chemicals na to dahil makatipo sa balat mga katropa. After 2 days, mga ganyan, mga ilang araw makalipas, may makikita na kayo na parang butlig-butlig sa balat niyo, yun, tapos sobrang kati. Ito na yun, dahil siguro sa chemicals niya at saka sa fiber. Pero yung fiber niya mga katropa, hindi naman ganun kakati na kamukha ng pang fiber ng pipe. Hindi siya ganun kakati, medyo makapal kasi ito. So, hindi mo siya agad mararamdaman yung kate. After pa ng ilang days, tsaka mo mararamdaman yung kate niya. Pag may tumubo na ng mga butlig-butlig sa balat mo, yun na, sobrang kate na. Pero, nawawala rin naman mga... Kaya lang, tiisin mo lang talaga yung kate, no? Tiisin niya talaga. Pag di mo tinigilan kakamot, talagang magsusugat. Alam na yan. Then, papatuyuin na natin hanggat may konting araw pa. Alright, so ayan na siya. Bibilad lang muna natin sa araw para mas maganda yung kapit niya dun sa plastic. So after ilang minutes mga katropa, tuyo na tong ating fiber. Ayan. Tuyo na siya agad. Ayan, tigas na. So tanggalin na natin tong tape para makita natin yung outcome. Ayan. Ayan siya. Wow. Yan na yung biyak niya ngayon. Diba? Dito sa gitna. Yan yung biyak kanina. Kunting masilya na lang at liha yan para kuminis. Yung butas niya kanina. Yan, okay na din. Yung gilid. Yan. Ulit yung pagkakagawa. Ayos. Ito yung lalim. Yan. Napasama pa yung kahoy. Ganyan siya. Tapos ano na lang natin. Tatabasa na lang yan para pumantay. Ayos na. Ganun lang mga katropa. No? Pag may mga gusto kayong i-repair at wala na kayong mahanap na bagong body kit or bagong cover, bagong fairings, repair nyo na lang. So ganun lang ang technique sa pagre-repair. So ganun lang mga katropa, hanggang dito na lang muna yung ano natin na video natin ngayon. So antayin nyo na lang yung update natin dun sa ginagawa nating GPSA, kasi yun na lang ang kulang dun, yung seat cover at saka yung plate holder. So umorder pa ako sa Lazada nung seat cover na plain, kasi nga pag sa mga shop lang dito puro may mga brand, may mga logo. So kailangan natin yung plain kasi kadalasan sa mga big bike plain lang naman yung mga seat cover niya. So yun na lang hinihintay natin. Magawa na natin ng video yung ano natin, yung final episode nung modified tail nung GPSA natin. Alright, so yun lang mga katropa. Maraming salamat ulit sa panonood. So hanggang muli. This is Lee Brand, Dos Moto Vlog. Peace.